Magandang hapon muli mga katry at welcome sa isa na namang segment ng Step by Prof. Ralph. Noong nakaraang linggo na pag-uusapan natin sunod-sunod yung mga tips kung paano tayo nakakatulong sa kalikasan. Ngayong linggo naman ay mag-i-start tayong mag-usap tungkol sa kung paano natin irerespeto ang iba't ibang mga kultura sa mga lugar na pinupuntahan natin. Hindi po ba lagi natin isinasama sa ating mga itinerary at iba't ibang mga sikat na mga lugar at yung iba nga ay mga religious na mga lugar sa iba't ibang mga lugar na pinupuntahan natin, lalong-lalo na kapag ka ito ay may kinalaman sa kanilang kasaysayan. Bakit ba natin sila pinupuntahan? Ito ay upang maintindihan natin ang kasaysayan ng mga tao, para maintindihan natin ang kanilang kultura, ang kanilang relihiyon, at upang maintindihan natin at ma-appreciate natin mga katry, yung trabaho ng mga tao, yung kanilang everyday living, paano ba sila nabubuhay araw-araw, paano nila pinapalaki ang kanilang mga anak, anong kinakain nila, at iba pa. Sapagkat kapag ginagawa natin ito, at kino-compare naman natin ito sa ating kultura at sa ating kasaysayan, ay doon na tayo na-excite at na-appreciate natin ang diversity ng iba't ibang mga kultura ng mga tao sa buong mundo. Sa pagpasyal natin sa kanila, nakikita natin ang iba't ibang mga gawain may kinalaman sa kanilang mga kultura na usually nagdedepict ito sa way of life. Kaya naman ngayong hapon mga katry, ay sinasuggest namin na kapag tayo ay namamasyal sa ganitong mga lugar, baka pwedeng huwag tayong basta-basta gumawa muna ng mga activities, huwag tayong basta-basta tumatakbo o kumukuha ng mga larawan. Baka pwedeng mag-observe muna tayo mga katry. Tingnan muna natin yung kanilang pananamit, tingnan muna natin yung kanilang paggawi, paglakad. I-observe natin ang mga nakapaskel sa wall, ano ba ang mga pwede, ano ba ang mga hindi pwede. Upang sa ganon, makatitiyak tayo na hindi natin sila na-offend. Kaya kapag tayo mga katry ay may balak na pumasok sa ganitong mga gusali o sa mga historical communities, ang aming sustainable travel tip ngayong hapon na ito, irespeto natin ang kanilang kultura at ang isang paraan ng paggawa nito ay kung nakita nyo na nagtatanggal sila ng kanilang mga tsinelas, sapatos at mga sandilyas, ay mas maganda mga katry kung tanggalin din natin ito. At pagkatapos, kapag tayo ay nakapasok na, huwag tayo kaagad kumuha ng mga larawan, huwag tayo kaagad na parabang sumigaw o tumakbo-takbo kaagad sa loob. Mag-observe muna tayo mga katry at kung may mga tao doon, batiin natin muna ang mga locals. At sa ating pag-iikot, dahan-dahan lang tayo mga katry para wala tayong naaapakan, nasasagasaan, kasi baka yung mga simpleng maliliit na bagay na akala natin ay walang kwenta ay napakalaking bagay na nito sa kanilang kultura at sa kanilang kasaysayan. Sana meron kayo uling napulot dito sa ating Step by Prof. Ralph upang sa ganon lahat tayo ay maging isang responsableng traveler kapag pwede na uling bumiyahe.